Tayo, pero mabuti ng maaga para marami tayong matapos. Handa na ba kayo magtrabaho? Ako, mahal na prinsesa. Abis! Tatanong ko lang sana kung ano yung pangalan mo. Maganda ka kasi. Ken pala, by the way. Ah, ito pala, ito sa'yo. What's that? Peanut. Tingin mo ba kakain ako ng peanuts? Alam mo, if I were you, babalik ako doon sa tubig. Ilulublob ko yung mukha ko sa salty water. Baka kasi sakaling mawala yung bacteria dyan sa pimples mo. And kapag na-clear up na yung face mo, doon tayo mag-usap. Halos araw-araw na tayo naglilinis, pero hindi naman nababawasan ang basura sa karagatan. Ano po ang babawasan ng mga basura, mahal na prinsesa? Eh, araw-araw na lang nagkakalat ang mga tao dito sa karagatan. Mabuti pa, tara na. Trabaho na tayo. Hindi lang din naman kaya ng mga tao na pangalagaan ng ating karagatan, eh. Tayo na lang mga sirena ang malasakit sa ating tirahan. Ano ba kasalanan ng karagatan sa mga tao at pinagmamalupitan tayo ng ganito? Walang kasalanan ng karagatan sa tao. Ang dami na nga nilang nakukuhang biyaya mula sa dagat. Wala silang utang na loob. Walang malasakit. Mga baboy. Iba talaga yung heat dito sa Pinas. Very perfect for tanning. Yes? Tingin mo. Wala naman pala eh. Tuloy mo na yung pagpukulit mo ng basura. Bagay sa'yo. Suot-suot ka pa ng ganyang damit. Hindi naman bagay sa'yo. Ma'am, on call po pa sa'yo. Mommy? Sorry, anak, ha? Hindi talaga ako makaalis sa client call. Alam mo naman yung business natin, no? Tayo ang pinakamalaking distributor ng pearls! Mami naman, bakit na kayo dumating? 3 days na ako dito sa Pilipinas. Nakapag-beach na ako't lahat. Uy, sorry na nga. Alam mo naman itong business natin, di ba? It needs my personal touch. Kliyente natin ang Reyna ng Jordan. Hindi ko naman siya pwedeng maiwan, ano? Kasi kung makabili siya ng pearls sa atin, sobrang dami. Sangkatutak talaga. Sige na, Ma. Okay na po. Bawi-bawi lang naman tayo sa isa't isa eh. Ikaw, laging wala. Ako, walang nagawa. Natatawa ka pa? Anak, ano naman na nakakatawa doon? 5 taon ka sa Amerika, hindi ka mala nakatapos. Yung business course mo, hindi mo natapos. Puro shopping, puro party ang inatupag mo. Mami, sorry na. Huwag na natin pag-usapan yun. Pero promise ko sa inyo, dito sa Pilipinas, babawi ako. Gagalingan ko sa trabaho ko. Uy! Magtatrabaho ka dito? Sa jewelry store? Sa music club. Yan yung mundo ko, Mae. Baka sumakit ang ulo ng aking club manager. Ayan o, Robbie. Baka mamaya si Robbie mag-resign.
Alam mo, ang hirap para mahumanap ng walang kasing sipag at dedicated na si Robbie, di ba? Thank you for the good words, ma'am. My name's Robbie. Hi, I'm Stella. Nice to meet you, ma'am. Promise ko sa'yo, hindi ko papasakitin yung ulo mo. Actually, excited na nga ako eh. Meron na akong vision para sa una natin gagawin. So, first stop, gusto kong marinig tumugtog ang mga regular performers and bands natin sa club. Sino-sino ba sila? Ma'am, ito. Ito ang best band natin sa music club. Darker Than Black. Cool name. Ma, kilala mo ba? Oh, sige, mag-usap lang kayo ni Robbie. Turuan mo, ha? Yes, ma'am. Okay. Jason Malyari? OMG, siya kaya to? That Jason Malyari? Ayan, ma'am. Darker Than Black ang performer natin. Ayan, jam-packed tayo sa bar ngayon. Parang tao. It's because of them. Mga regular customers nila yan. Tunay kang minamahal, paano mo malalaman? Di biro ang nadaraan ko, pamamahal, tapat at wagas, sa'yo'y madama. Sinasabi ko sa inyong banda na patok na patok sa mga regular customers natin. Kaya nyo naman, magagaling sila kumanta at saka mga itsura. Masang grupo ng mga kababaihingan dyan na maaos-maos na sa kakabili. Stella Ortiz? Hindi ako pwede magkamali. Si Stella Ortiz nga. O ano na pare ko eh? Nakapag-practice ka na ba na sasabihin mo para kay Stella? Oo naman. O sige, pakitaan mo nga ka. O nga, sample nga. Sample? Sige nga. Hi, Stella. Yan! Ganyan. Hoy! Ingay nyo ah! Kalat-kalat pa kayo dyan. Baka naman kayong rainbow. Ikaw, oink-oink, anong ginagawa mo dito? Meron akong flowers and chocolate for you. Alam mo, Jason, mahilig naman talaga ako sa flowers and chocolates eh. Kaso kapag galing sa'yo... Oh. No thanks. Alam mo kung ito lang pinunta mo dito, pwede ka na umalis. Anyways, salamat. I appreciate it. Oops! Sorry. Itatapon ko na lang sa sahig pa. Ito yung tamang basurahan, no? Ganda-ganda mo, di ka marunong magtapon sa tamang basurahan. Nag-JMRC naman tayo ng grade 1, ha? Pare ko, eh. Okay ka lang? Kalimutan mo na yung Stella na yan. Ano naman? Stella, talaga magka-college ka na ba sa Amerika? Oo. Oh. Kung ganun, di na kita makita. Mamimiss din kita. Sobra. Hmm. I-accept mo naman yung friend request ko. Kahit sa Facegram lang. Tsaka pala may regalo ko para sa'yo. Nag-compose ako isang kanta. Sigurado ako hindi mo ito makakalimutan. Ready, guys? Let's go! Huwag ka nang lungkot, nandito naman ako. Nag-aabang nang nang reply na mula sa'yo. Huwag ka nang matakot, may nagmamahal pa sa'yo. Papahalagahan isang simpleng katulad mo. Oh, girl ko, ay 24/7 na bang lalangin sa'yo. Bawat oras
alala ang offer exclusive sa'yo. Diyos ko, ang ganda mo. Hindi naman sana magbola ako. Oh, oh, be my only pag-ibig. Oh, 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 oh. Yun na yun? Ang ingay lang eh. Alam mo, tayo lang nga as a friend. Huwag mo nang uulitin sa ibang babae. Tabatsoy ka na nga. Baduy ka pa. Hindi lang ikaw. Kayong lahat. Sabi mo sa'yo, Jason. Ito naman kasi kaibigan natin na to eh. Magkakagusto lang doon pa sa Stella na yun. Stella nga, di ba? Stella Star. Ang star nasa langit. Hindi natin makakabot yun. Ang taas nga kasi ng inasinta niyan. Sinabayan ko na yan eh. Gusto ko lang naman maging kaibigan kami ni Stella. Para kahit nasa Amerika siya, may connection pa rin kami. Pati friendship, pinagdamot niya sa akin. Oh, pinagdamot na nga yung friendship niya. Pinastos ka pa. Magtataka pa ba kayo doon? Pang-level yun si Stella. Hindi ako gusto yung kaibiganin nun. Hindi talaga tayo papansin ni Stella na yan. Papansin nila siguro tayo nun kapag ka-level na natin siya. Pag alam niyo yun, kapag star na din tayo. Bingo! Tama ka na, Jill. So, kailangan natin magpasikat. Para mag-star tayo, para maabot natin yung Stella mo. Tama, tama ka dyan. Pag naabot natin si Stella, aapiran ko siya, di ba? Pero wait. Tama. Dapat maging sikat na boyfriend tayo. Ito pa rin natin ang pangarap na yan. Para pagbalik ni Stella dito, siya naman ang hahanga sa atin. Tama. 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 Pagbalik ng Stella na yan, makakalimutan mo na yan, pare boy. Oo. Wala na siya sa puso mo. Yan! Yeah! 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 Guys, meet Stella Cortez. Siya ang anak na may-ari ng club at future na may-ari ng club. In fairness sa inyo, ah, you guys didn't disappoint. Sabi nga ni Robbie, magagaling talaga kayo. Look at them. Tuwang-tuwa yung mga customers sa inyo. Sus nito, ah. Ikaw, Oink-Oink, bakit hindi mo ako pinapansin? Kilala kita. And for sure, kilala mo rin ako. Diba, ikaw yung dating Taba Choy Choy? Jason, right? Alam mo, Robbie, itong si Jason, dati itong napakalumba-lumba. Promise! Ganito pa nga itsura niya eh. Totoo yung sinasabi ko, ha? Ganun siya kataba. Oo, siya yun. Pero hindi oink-oink yung pangalan niya. Alam mo na nga, Jason, ino-oink-oink mo pa? Hindi na nagbago, Stella. Ah, at ito yung mga palakang kaibigan ng Taba Choy Choy na to. Palaka? Hindi ako makapaniwala naging boyband talaga kayo, ah. Ang gagaling yung kumanta. Sino ba namang mag-aakalang itong Taba Choy Choy noon napatay-napatay sa akin? In fairness sa'yo, Jason, nagkaroon ka na ng itsura. Major level up! Actually, dati ka namang may itsura na. Pangat nga lang. Walang gana sa'yo, Stella, pero list na kami. Teka, teka, saan kayo pupunta? Eh di ba may isang set pa kayo? Tapos na kami. We resign! Ano? Ayaw namin magkaroon ng boss kagaya mo. Kung ikaw at ikaw lang rin magiging boss namin dito, kahit saang maliit na club at resto na lang kami kumanta, ayos na yun. Kaysa magtrabaho sa'yo. Let's go, boys. Guys, guys. Nagbibiro lang si Stella. Joker yan eh. Itong itsura niya, no? Guys. Guys, balik kayo, ha? Ay, magpapahinga lang po ang Guardian ng Black. Woo! Ang problema ko to. Nakita mo ba kung gaano sila kabastos? Sa karagatan. Dapat hindi na ako kasama sa mga sirena kung nagdadamay ka ng kanan ng mga pasunod na tao na yan. Anak ka nga.
nga ng pinagpipitagang manggagamot ng karagatan. Kasi si Sirena baligtuna. Kaya dapat magpakita ka ng magandang halimbawa. Bakit yung anak ko si Sirena Almira, prinsesa ng karagatan ng Luzon, wala siyang reklamo? Tumutulong siyang maglinis ng karagatan. Ayun na nga po, Pinunong Agos eh. Pati yung anak niyo, pinaahon niyo, pinagdadampot yun ng kalat sa lupa. Eh dapat yung buhay prinsesa na lang, kaya ka prinsesa Almira eh. Saan naman po kayo nakita ng prinsesa na tagkadampot lang ng basura? Dito lang. Pampapari, isali ka pa. Hindi ka nga sumama doon sa mga sirenong umahon eh. Ang punto ko lang naman po, Pinunong Agos, ang dami namang sirena at sirena pwedeng dumampot ng kalat na yan. Hindi naman siguro kawalan o ikakakalat ng dagat kung hindi kami sumama, di ba? Tsaka, ba't ako magdadampot ng basura? Eh, hindi naman ako nagkalat. Unang araw pa lang ng pagtatrabaho mo dito sa club, anong naiambag mo? Ang umalis ang Darker Than Black. Sila ang pinakamagaling at pinakasikat nating performers. Alam mo ba yun? Alam niya po yun. Sinabi ko po sa kanya, Ma'am Steph. Mami, I swear! Hindi ko alam kung anong topak meron yung mga yun at nag-resign bigla tsaka umalis. Ang sabi mo, you will not disappoint me. Oh, asa na tayo ngayon? Ano? Nakaisa na naman sa atin yung Stella na yan, pare ko eh. Partida, galing Amerika na yun, pero sobrang masama pa rin tabas ang dila niya. Masama ng ugali. Ma'am Borna, if I may suggest, baka mas bagay si Miss Tera sa Amerika. Pwede mo siya magtrabaho sa mga bangko sa New York. New York po yun. Or pwede siya mag-manage ng mga stockbrokers sa Wall Street. Hindi yung music club sa Pilipinas ang i-manage niya. Not to demean the business, pero parang hindi mo siya bagay. Mommy, you know what? Parang tama si Robby. Paano kung bumalik na lang ako na Amerika? Anak, di ba may usapan tayo? Mababalikin lang kita ng Amerika para makatapos ng pag-aaral kapag may naipakita ka ng galing dito. Galing na may ma-achieve, ha? Okay po, Mami. Sorry po. Pangako ko na lang sa inyo na gagalingan ko na sa susunod. Ibabalik ko na lang yung boy band dito. Well, you should. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag na tayo dun sa club ni Stella, Felix. Marami pa namang kukuha sa atin eh. Tumpak! Nakomorex! Ang dami mga club dyan na gusto tayong kunin. Tsaka, isa pa, sikat naman tayo. Di ba, Topher? Oo. Tsaka, nagwapo kaya na. Snack! Ikaw talaga, Topher. Tignan nyo. Nagbago na tayo, pero si Stella, ganun pa rin. Bully pa rin. Mataas ang tingin sa sarili. Kapang-light pa rin. Hindi talaga siya nagbago, no? Alam mo, ang gagwapo nga po nila, ang sensitive naman. Actually, kinompliment ko nga sila eh. Sabi ko sa kanila, gwapo sila. Tapos, magaling pang kumanta at sumayaw. Diba, Robby? Hindi po yan ang sinabi niya, Ma'am Lorna. Ang sinabi po niya, eh taba choy-choy at oink-oink si Jason. Tawa pa nga ako siya ng tawa. Sinabi mo yun? Stella! Oh, Mami, joke-joke ko lang naman yun eh. Ma'am, ang joke po nakakatawa, hindi po nakaka-insulto. Eh kayo lang po yung natatawa. Hindi na talaga magbabago yung mga tao na yan. Kung gusto niyo talaga matuto sila, edi dapat parusahan niyo sila, Pinuno. Lahat ng tao nagkakalat at sumisira sa karagatan. Tama po! Bigyan niyo ng mga buntot, Pinuno. Gawin yung mga sirena, tapos palangoyin nyo sa magdumi at mabahong tubig para maranasan nilang mahirapang huminga sa dagat na dinudumihan nila. Tumihimik kayo, Barry, Merlina. Dapat lang nasundin natin ang Pinuno Agos. Marapat lang na siya ipakinggan. Alam nyo, hindi ko pwedeng gawin yan. Hindi ko pwedeng parusahan ng mga tao. Pinuno ako ng mga sireno at hindi ng mga tao. Kaya dapat akong sundin nyo. Hindi ako susunod sa'yo, Merlina. Mommy, gagawa po ko ng paraan para bumalik ang Darker Than Black dito sa atin. Aasahan ko yan, ha? Meron din akong hihilingin sa'yo. Yes po, anything, Mommy. Ano po yun? Kuhaan mo naman ako ng water. Please? Sure, Mommy. Anything for you. Robby. Yes, Ma'am.
pakialalayan mo lang itong si Stella. Sana talaga mapalakas niya itong club para magustuhan niya dito sa Pilipinas at huwag na siyang bumalik sa Amerika. Kung gusto niya makatapos, pwede naman siya dito mag-aral eh. Ma'am, hindi niyo na siya pababalikin sa Amerika. Akala ko ba pag nakitaan niyo siya na kagalingan, pababalikin siya rin? Sinabi ko lang yun. Napapabarkada kasi siya sa hindi mabubuting tao. Baka mamaya ako anong mangyari sa anak ko. Hindi ko kakayanin pag nawala ang anak ko. Merlina, Bal. Kapag malapit na kayo sa Pampang, haplusin niyo yan. At magkaan ng tao. Merlina, Bal. Ayusin niyo ang magkakaan. Kaparating na ang Pinuno Amos. Pinuno Sereno Amos. Anong ginagawa niyo rin? Dapat isip-isip ko kasi namin na tama po kayo. Dapat po talaga kami tumulong sa paglinis ng dagat. Kaya po ngayon, sasama na kami sa mga sirenang nakadistinong umahon at magaling tao para maglinis ng mga kapagulo sa dagat. Hindi naman kung ano. Salamat naman natin. No problema ko talaga ang ating kaharya. Kalagatan. No problema ko talaga ang mga basura ng mga tao. Siyang pumapatay sa ating mga halamang dagat at mga isda. Siya rin nagbibigay sakit sa ating mga sinelitso. Tayo-tayo lang talaga ang magtutulungan. Tayo-tayo lang talaga ang magmamakasakit sa isa't isa. Naiintindihan po namin si Reno Agos. Ingat kayo sa lupa. Jason! Jason! Ma'am, nakasarado po yung anak, nakalak po yung gate eh. Tsaka mukhang walang tao. Ma'am, huwag kayo bumaba. Mainit. Dali po. Jason! Hello? Jason! Trespassing yan, ma'am! Jason! Jason! Alam ko dito ka nakatira! Jason! Jason! Stella? Jason! Hoy, Jason! Buksan mo to! Wow! Ano to, tagu-taguan? Nakita na kita! Buksan mo to! Hoy, oink, oink! Pumunta lang ako rito para sabihin sa'yo na bumalik na kayo sa club. Pwede na kayong bumalik ng banda mo! Kahit na nag-walk out pa kayo kagabi, pinapatawad ko na kayo. Nakuha mo ba? Ano? Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Hindi. Bastos mo ha! Buksan mo to! Lumabas ka ngayon! Oink, oink! Bumalik ka dito! Buksan mo to! Etong gandang to, hindi to ini-snab! Alam mo, ikaw, gumwapo ka lang. Akala mo kung sino ka na eh, ha? Bakit kagubuhan ka ba? Hindi ka naman kung gwapo ha! Nasama ka lang sa boy band? Akala mo kung sino ka na? Ginaganto-ganto mo na ako? Tinawag ka lang na taba-choy-choy? Ano, walk-out ka pa? Eh bakit? Taba-choy-choy ka naman talaga dati, di ba? Eh sana pala, hindi ka na lang pumayat. Kasi pumayat ka nga, sama naman ang ugali mo. Alam mo, kapag asal tao ka na, saka na tayo mag-usap. Hoy! Nakakairita talaga itong mga taong tong babastos. Tapon ng basura. Uy! Talaga makunta sa dagat, ha? Ano ba yan, kuya? Hoy! Excuse me po yung basura mo! Kadiri, hindi ka marunong maglinis! Kaya nasarado yung Boracay dahil sa taong katulad nyo! Kalat kayo ng kalat kung ito talaga mapunta sa dagat! Inumin nyo kaya yung tubig na kinakalat nyo! Huwag mo nang patulan. Tao lang yan. O, tapos? Hindi ka marunong magtapon ng basura! Aga-aga! Muntin kanina dito si Stella. Talaga? Oo. Eh, bakit daw pare ko yun? Huli ako. Dahil sa club yan, no? Pinababalik tayo. Or, baka lumiligaw. Ay! Sorry po kaibigan natin eh. Jason na yan eh. Habulin. Mga baliw. Ay, nanaligaw ba ganun ngayon? Biruin nyo. Nintawag akong oink-oink. Tsaka, parang utang na loob natin na pinababalik tayo sa club niya. Alam mo, pare Goy, di na talaga tayo pupunta dun. Kape ako sa'yo. Parang kikusahan ka doon kami. Yan! Tama! Yes. Tayo! Nakakagigil talaga yung Jason. Babalik ko ba sila? Sila kasi yung sasalang mabalik kami daw. Tinatawa mo talaga yan? Ganto ako kagandit at gigil. Tingin mo, success? Eh,
Pwede ba nandun ka? Nakikinig ka pa nga eh. Ayaw nga ako pala. Tinalakan ka niya. Nagsisigaw dyan. O tapos, ikaw, ano ginawa mo? Ano pa? Eh din, hindi ko kinausap. At pinagsaraan ko ng pinto. Pinagsaraan mo ng pinto? Oo. Alam mo, kahit gaano katalo sa sungay ni Stella, at natusok ka, parang tayo nananakit ng babae. Naman? Tama. Hindi ko naman inaano eh. Lalaki tayo. Pero, tao pa rin. Pag pinagsalitaan tayo ng di maganda, bawal ba tayo masaktan? Ha? Sabi niyo sa akin, bawal ba? Hindi. Amo, dito ka. Relax ka muna dito. Dito ka. Sa'yo. Pero alam mo ah, tingin ko ah. Oo. Dapat itayo natin ang bandera ng mga lalaki. Yan! Maganda yan! Ganda mo na. Ganda mo na. O paano? Sinasaktan. Pero hindi nanakit. Yung... That's right. Nanakit sa'king ka nakaturo. Talaga eh, no? Ikaw din eh. Pero alam mo, Jason, in the end, mag-sorry ka pa din. Ay! Tumabi ka nga dyan! Akala mo talaga kung sino siya eh, no? Ha? Alam mo yung ginawa sa akin ng magaling na yun? Ha? Pinagbaksakan ako ng pintuan! Tsaka umalis! Ang klaseng tao yun! Teka, ma'am. Nalilito ako eh. Ginawa ba talaga ni Jason yun? Oo! Ginawa niya talaga yun! Nakuhan! Basta talaga kakagising! Ay! Pasensya mo! Ako! Hoy, ikaw! Basura mo! Itapon mo ng mga ayop na tamaan ako! May nagtatanong ba? Eto naman, ang kaya na naman sa akin ngayon. Eto, maghingi ka ng pasensya! Hindi ako magsasorry. Ba't ako magsasorry, ha? Eh kung wala ka dyan, hindi ka dadaan-daan, hindi ka tatamaan. Unang-una, hindi ka dapat nagtatapon ng basura ng malapit sa dagat. Pangalawa, ayan o, basurahan, gamitin mo. Hindi san-san ka magtatapon. Kung di ka dito dadaan, hindi ka nga tatamaan. Kasalanan ko ba na establishment dito sa may tapat ng dagat, ha? Siguro nga tatamaan ka pa rin talaga kasi susuot mo na yan. Tingkat-tingkat, ang baduy-baduy. Kala mo ka ba yata kaya, no? Eh, ang lapad mo naman! Naku, ang hinihingi ko, pasensya. Puro basura na yung lumalabas sa bibig mo. Bastos ka! Bastos! Ganoon! Ate mo, ang dami mong talak! Ay, hindi pa ako tapos sa'yo! Ay! Subukan mo magtapon na lang tumalapit sa dagat! Sinasabi ko sa'yo, may kita mo gagawin ko sa'yo! Tsaka ang pagtapon ng basura, simple lang yan! Simple! Hoy, tsaka siya, Benita! Hindi pa ako tapos sa'yo, ha? Huwag ako pagbabataan ng mas ka rito! Oh, tama naman. Kalma tayo, kalma.